Ziemskiej Netflix. Okay, welcome back mga kaibigan sa channel natin, Bombastic. Okay, so sa ngayon po ay i-share ko lang sa inyo ang aking experiment. So ito po ay driver board, OCL504. Then ito rin po ay OCL504, pero ginawa po natin, kinonvert natin sa stepper. Ano? So ito amplifier pa rin at ito na yung stepper natin. Ano? So kinonvert natin siya, so ginamitan natin ng rectifier diode kabilaan para maging ma-convert yung audio signal to DC voltage. Then naglagay tayo ng mga filter para ma-disturb yung audio at maging pure DC sa konti dahil may filter na. Then pag na-disturb at mag-work tong ating final drive, so ipapasa niya na dito sa pinaka-final stepper natin. So para magkaroon ng out, so kailangan natin ng mga mailar, ano. Then pagdating dito, dahil sa output natin, dito na tayo maglalagay ulit ng diode para sa low natin, para hindi magre-replick or magre-return yung voltage na high rel. Okay, so ayun na nga mga kaibigan, ano. So nagkaroon tayo ng diode para sa forward polarity at ito para hindi mag-return yung voltage na lalabas sa rel out, hindi babalik sa low rel, ano, at hindi babalik doon sa transformer. Siyempre dapat pag lumabas na yung high rel, siya na yung masusunod na magsusupply sa output stage, ano. So yung stepper natin, ang susupplyan niya lang talaga ay ang output stage lang or output stage lang. Then yung driver natin, naka-direct na siya sa high rel, pero hindi dumaan ng stepper. Ano mga kaibigan? So both side polarity, naka-high rel direct, hindi dumaan ito ng stepper. Ang tanging nakadaan lang ng stepper ay yung output stage. Okay, ayan na yung ano natin, low rel. Then ito yung high rel natin, 97 BDC. Then, ayan, monitoring lang natin yan, ano, Laurel. Okay, so testing natin. So, tingnan natin kung maglalaro ba, ano. Ang pinaka-input niya, ano mga kaibigan, ito ano, input. Galing din ang speaker out, ano. Hindi nga lang dito sa input ng amplifier, ano. So dito tayo nag-in sa RC network ng differential stage, ano. So dyan tayo kumuha para mas active at ano niya agad yung DC, ano, ma-convert niya agad yung signal sa, kasi mataas yung gain natin dito. Minsan nadidelayed lang yung isa, ano, mga kaibigan. Medyo mabagal magbasa tong isang tester na to. Ano.
So, maganda sana kung magkaparehas ng ano-ano, ng brand. Natin sa class H ano si OCL 504 then gamit lang din yung sarili niya para maging stiffer ano. So try natin patayin yung high rail kung tutunog ba siya ano mga kaibigan. So tanggalin ko yung high rail so mawawalan tayo ng voltage. Ayan nagda-drop na. So natural. So pumangit na rin yung tunog ano mga kaibigan. So ang natira na lang ay low rail. So dahan-dahan ang bumabagsak yung voltage. Diyan pa rin yung low rail natin ang nagsusupply na lang sa output ano. So ayan, ayan na na-discharge na nang naubos na yung ano high rail natin. Wala nang supply yung stepper pati driver board. So ayan. Pero nandiyan pa rin yung low rail natin. So subukan naman natin baliktarin ngayon ano. Ayan, meron na tayong 97 BDC. Okay, so warm up natin ulit. So, tanggalin naman natin yung low rail natin. Ano? Ano mangyayari? So, so wala tayong low rail, ang mangyayari yan. Yung output natin ay yun nag ano na no. Yan, so bagsak na hindi na nagpantay yung voltage yan, magpantay pa rin pala pero sobrang baba na no. So kasi wala na tayong low rail, ano? So magaspang na rin yung tunog kasi walang supply yung output. Kahit may supply yung ano natin, tingnan natin, lakasan natin kung makakalusot ba yung high rail, ano? Thank you.
siyang binubuhay, ano, mga kaibigan. Kaso, pag tumigil yung tugtog, babalik sa zero, gagaralgal siya ulit, ano. So, hindi talaga pwedeng mawala ang bawat isa sa kanila, ano. So, kailangan talaga may high rail, may low rail, ano. So, katulad niyan, mayroon na. So, mas clear na yung audio at good quality. Okay, yun lang mga kaibigan, may share ko sa experiment natin.